business na walang produkto, hindi ka bibili. Pahihiramin tayo ng isang napakalaking kumpanya, pahihiramin tayo ng produkto nila, yung produkto nila ibebenta natin. Gusto niyo po ba yon? Kasi kung ayaw mo pa rin, ay problema na yan. Kasi pahihiramin na nga tayo eh. Di ba? Okay lang po ba sa inyo? Oh, yes na yes. Of course. Eto, gusto niyo po ba ng business na hindi mo po problemahin yung target market? Nakahiga ka? Nakaupo ka sa inidoro? Naliligo ka? Pwede naman, di ba? Habang nagsashower ka, nakatayo lang yung cellphone mo? Tapos, nasa kusina ka, nagluluto, may alaga kang bata, naglilinis ka, nagwawalis, nakikipag-date, nanonood ng sine, lahat na. Kumakain ka sa restaurant? Kaya mong hanapin ang target market mo. As long as na ikaw ay merong internet. Tapos, yung tinatawag na return on investment mo, unlimited po yan. Unlimited. Bakit? Diverse po ang portfolio ng company na ipapakilala ko sa inyo mamaya. Okay? Unlimited po ha. So, ang tanong ko sa inyo, paki-chat, gusto nyo po bang malaman kung ano tong business na ito? Gusto nyo po bang malaman? Opo, sabi ni Esmeralda, Jordan, Loida, Jodit, Apple, Krishner, Annie, of course. Grabe, ito na siya ha. Share ko na sa inyo. Welcome po sa Freedom Business. Welcome po sa inyong lahat. Pwede nyo nang itap ang inyong shoulder, sabihin nyo, grabe, congratulations. And thank you for joining. At least nakapag-join kayo kahit nasa bahay kayo, di ba? So congratulations po sa lahat ng mga nandito and welcome po sa Freedom Business. Ang ino-offer po ni Freedom Business, of course, kayo po ay magkakaroon ng extra income. Magkakaroon po kayo ng extra huge, no? Big time money. Gusto nyo po ba ng malaking kitaan? Malaki po kitaan dito, ha? Kaya po, minindset po kayo muna kanina kung paano nyo imamanage ang pera kasi sobrang laki po ng kita dito. Mamalula kayo sa mga digits, ha? Eto na po siya. Bago tayo magsimula, of course, gusto ko munang makilala ninyo. Sino ba itong founder nito? Ano ba ito? Okay, ang founder po ng Freedom Business ay si Ma'am Tet Lim, okay, Emilia Kujamat Lim, at saka si Terence Ray Lim. Sila po yung mag-asawang tinatawag nating Fritch Mentor. Bakit? Fritch, ibig sabihin, it's a global movement, no? Sinusulong ng mag-asawa na yan para matulungan ang lahat ng mga Pilipino sa buong mundo na umuwi ng Pilipinas na free and rich and never have to work abroad again. Yun po ang ibig sabihin ng rich, free and rich. Kasi may mga tao kasing may freedom pero walang pera. Yun yung mga nag-window shopping. Grabe, di ba? Dami nilang oras. Pero huwag ka, walang pera yan. Yung iba naman, ano, may pera pero walang freedom, busy, on call, di ba? Yan. So ang hinahanap natin dito, magkaroon ng tinatawag na rich life. Yun po yung sinulong ng mag-asawa na yan. Sino ba sila? Sila po ay dating OFW, nasa Milan. Sila po ay nagtrabaho, nagkukudkod ng inidoro. Mga graduate po yung mga yan. Pero sabi nga, eh, kapag nandoon ka, eh, wala na dyan ang iyong profesyon. Diba? So sila po ay nagkukudkod ng inidoro hanggang napasok sila sa Freedom Business, hanggang sa naging very successful sila. Dahil sa success story nila, na-feature po sila sa Manila Bulletin, sa GMA News Online, CNN, ABS and 700 Club, lahat po yan. Alam nyo po ba na recently lang na i-feature again ang kanilang story sa MMK, maalaala mo kaya. Alam nyo po ba yung Escoba? Napanood nyo na po ba yan? Yung title is Escoba. Ang gumanap dyan si Pokwang. No. Yung kwento na yan ay kwento po ng mag-asawang yan. Yun po yung story nila. Ngayon, kung gusto nyo pong mapanood, hanapin nyo po sa YouTube nang mapanood nyo ang kwento ng mag-asawang yan at ma-inspire po kayo. Sobrang galing yan. Okay, so ngayon, kung gusto nyo pong makilala ang mag-asawang yan, kita-kits po tayo mamaya, ha? Yan, papakilala ko uli sa inyo si Sir Terence later. So ngayon, ano bang ginawa ng mag-asawang yan? Hinanap nila ang partner nila. Best partner. Sabi nga, kung gusto mong maging successful, hindi ka yayaman ng mag-isa. Humanap ka ng partner. Best partner para maging successful ka. Ang hinanap nilang partner ay si Feeling Best. Feeling Best po
is a real estate company. Real estate, ibig sabihin, ang binibenta niyan mga homes, mga condos, mga medium rise, township, leisures, lahat po yan, binibenta ni Philinvest. Bakit si Philinvest ang pinili nila? Si Philinvest po kasi ay may more than 60 years na, no? 60 years na po na nagbibuild ng lahat ng pangarap ng mga Pilipino. Philinvest Land Incorporated is the most trusted. Okay, most trusted and biggest home developer po sa Pilipinas. Kapag kayo po ay may mga kausap at binanggit mo ang Philinvest, unang papasok sa isip niyan ay magandang developer yan. Kaya pala, si Philinvest ang hinanap nilang partner. Di po ba't maganda? So si Philinvest po ay nag-offer ng iba't ibang brands. Ito po ha, may Futura, may Aspire, may Prestige. Actually, hindi na po updated ito ha. Hindi na 150 projects. It's 175 projects po nationwide. Ito po, si Ms. Joseph Yananyap. Kamukha po ni Mel Chanko. Ano? Ayan po ang nag-iisang anak na babae ng mag-asawang Gutiano na may-ari po ng Philinvest Land Incorporated. Ayan. So siya po ang CEO ng Philinvest, 'di ba? So ngayon, ano nga ba ang meron dito? Of course, we do buy and sell real estate. Ngayon, ang question ko, meron uli akong tanong ha, kailangan ko po ng sagot. Okay, ang tanong ko, naniniwala po ba kayo, 90% of the billionaires sa buong mundo are sold through owning real estate. Naniniwala po ba kayo doon? Naniniwala po ba kayo na ang mga mayayaman sa buong mundo, lahat ay may real estate? 90%. Yes po, yes po, yes po. Next question. Naniniwala kayo na the only way to get rich or to become successful sa mundo ng real estate is to buy and sell or to buy or sell? Naniniwala po ba kayo na you can be a millionaire if you will buy or you will sell? Tama po ba? Yes. Ito lang yan. Sabi nga, if you cannot afford to buy dahil wala kang pera, well, maybe you can sell. Pag iniisip mo pa lang ngayon, nasa isip mo ngayon, then hindi ko kayang mag-sell. May problema ka, kaibigan. Alam mo ba na ang pagbebenta ay umiikot sa buhay ng isang tao? Pagkagising mo pa lang sa umaga, pagpasok mo ng toilet, ang unang mong kukunin ay toothbrush. Tama ba? Kukuha ka ng toothpaste. Anong toothpaste ang gagamitin mo? Close Up ba yan? Colgate ba yan? Happy ba yan? Ano mang toothpaste yan na bentahan ka niyan? Maliligo ka. Anong shampoo gagamitin mo? Anong sabon ang gagamitin mo? Pagkatapos mong maligo, maglo-lotion ka, anong lotion ang gamit mo? Anong perfume ang gamit mo? Tama ba? Lahat po may bentahan. Magkasakit ka, anong medicine ang iinumin mo? Magpe-prescribe ang doktor, bibili ka ng gamot. Tama ba? Lahat po yan nagkakabentahan. Ngayon, kung hindi mo kayang sumabay sa mundo ng bentahan, paano kang yayaman? Sabi nga, if you know how to sell, if you are a good salesperson, then you don't need a job. Hindi mo po kailangan magtrabaho. Ikaw po ang hahabulin ng kumpanya if you know how to sell. And you can learn how to sell in this industry. Sabi nga, sa mundo na ito ha, sa industry na ito, matututo po kayong magbenta. Sabi nga, if you can sell a property, then definitely you can sell your mouse, you can sell your cell phone, you can sell your tumbler, you can sell your fork, lahat po ng meron ka, you can sell it if you know how to sell a property. Agree? Agree po ba? You can sell a property pero hindi mo kayang ibenta ang tasa mo? Think you cannot sell it? You can sell it. If you will learn how to sell a property. Big time po yan eh. Hindi basta-bastang napapa-oo ang kliyente. Kaya kapag napa-oo mo yan, you are such a good salesperson. Sabi nga eh, if you are really a good salesperson, you can let the person decide
in spite of fear. By emotion, you can sell. Kaya ang simpleng tasa, kaya mong isell yan. Ngayon, naniniwala ka. Sabi mo kanina na you can be a millionaire. Diba? By buying or selling a product in real estate. Tama po ba? Ang tanong ko sa inyo, naniniwala ka pala. Bakit hindi mo siya ginawa noon? Bakit? Bakit hindi mo siya ginawa? Alam mo naman pala. Pwede po bang pakichat? Gusto kong marinig. Anong dahilan ba't hindi nyo pinasok ang mundo ng real estate? Bakit po? Kaya pala hanggang ngayon, ganyan pa rin ang sitwasyon mo. Kasi hindi mo pinasok eh. Ito na yung pagkakataon eh. Bakit hindi mo ginawa noon pa? Walang nag-guide, sabi ni Maria. Well, tama nga naman. Ano pa? Wala pong puhunan? Yes, tama nga naman. Ano pa? Ngayon lang po ako na-invite? Yes. Wale confidence po, sabi ni Mary Joy Borlado. Hmm? Iba na naman ang pangalan na to. Borlado na naman. Mukhang buong angka na to, ha, ng Borlado. Walang property na ibebenta, sabi ni Miss Laika. Walang moral support, sabi ni Miss Chris Ann. Okay. Eto siya, ha. Tandaan ninyo. Takot po ako, sabi ni Merla. Saan ka natatakot? Di agad. Ano to? Magpakita, nagpakita. Walang nag-invite, sabi ni Loida. Okay, hindi daw agad sabi nagpakita. No, sabi ni Junjun. Kulang sa kaalaman, sabi ni Miss Dana. Eto siya ha. Congratulations po ulit sa lahat ng mga nakapasok. We are 85 now. Lahat po kayo dito. Narinig nyo na ang real estate. Nakikita nyo na. Nagbukas na po ang pinto. Ang tanong ko sa inyo, lalabas ka pa ba? Aalis ka pa ba? Andito na sa loob? Kung lalabas ka, sabi nga, it's your loss. Open po ang business na ito sa lahat ng mga taong gustong yumaman. Hindi po open ang business na ito sa gusto lang makakain 3 times a day. Hindi po open ang business na ito sa mga taong gusto lang makapagpaaral ng anak. At lalong hindi rin po open ang business na ito sa mga taong simple lang ang pangarap. Ang business na ito ay binubuksan ko lamang sa mga taong may matayog na pangarap. Sa mga taong gustong maging milyonaryo. Sa mga taong gustong maging mayaman. Sa mga taong kaya gustong maging mayaman para makatulong sa mga nangangailangan. Binubuksan po namin ang business na ito, ang freedom business na ito, sa inyong lahat na gustong mag-stay hanggang matapos ang ating usapan. Okay? So, ito na siya. We are looking for the next property referrer po. Brace yourself, ha? Yung mga umiinom ng kape dyan, yung mga gustong umihi dyan, wag muna, ha? Mag-stay muna kayo, makinig muna. Kasi ito na siya, ha? Nandito na tayo sa pag-uusapan natin kung paano kayo kikita. Naghahanap po kami ng susunod na property referrer. Bakit property referrer? Magre-refer lamang po kayo muna. Kasi by experience, that's the only way you can understand and you will learn how to sell. Hindi pa pwedeng ikaw ay maging consultant agad kasi ikaw ay bago pa lamang. Ang kailangan mo lang, maging referrer ka muna. Magre-refer ka at kapag nag-refer ka, ikaw ay matututo. Okay. So, paano ba Miss Jen maging property referrer? Kinakailangan mo pong magbigay ng tinatawag ng gift. First sale is a gift. Regalo po yan. Ano tong regalo? Hindi ka bibili ng gold, hindi ka bibili ng cake, ng damit, ng sapatos, ng bag. Ang regalo mo ay ang una mong successful referral. Okay ba? Una mong benta, ibibigay mo sa taong nagpakilala sa'yo sa freedom business. Clear po ba? Ako po ba'y naiintindihan? Johnny, bakit walang audio? Wala po ba akong audio? Paki-chat, hindi po ba ako naririnig ng iba? Yes po. Dinig po, no? Dinig. Paki-chat naman po ng iba. Pa-chat po, please. Gusto kong malaman kung ako'y naririnig. Naririnig naman. Bakit hindi ako naririnig ng isa? Clear ano po, ba? Clear. Clear. So ngayon, kailangan nyo pong magbigay ng unang benta sa taong nag
invite sa inyo dito. Clear po ha? Bakit? Kasi that's a token of appreciation. That's a thanksgiving doon sa tao na kung hindi dahil sa kanya, wala ka sana dito sa loob ng GC na ito, ng forum na ito. Tama ba? So, kailangan mong magbigay ng regalo. Okay? Okay lang yan. Alam mo kung bakit. Kapag nagbigay ka kasi ng regalo, ang mangyayari niyan ganito ha. Tuturuan kitang mag-post. Papasok ka sa GC. Tandaan mo ha, again. Once na nakapagbigay ka na ng regalo, syempre nasa GC ka ta, di ba? May GC po tayo sa Messenger, group chat, sa Messenger. Sa Messenger po, doon ko lahat itinatapon, ang lahat ng for posting, ang lahat ng mga computation. Dalawang bagay po ang pinopost natin. Recruitment at saka selling. Pwede kang mag-recruit, pwede kang mag-sell. Syempre, itong dalawang ito, kailangan mong gawin. Okay, paano ang recruitment? Nag-post ka. Sino ang gustong sumali sa ganitong business na kung saan ikaw ay kikita, etc., etc.? Kung paano kang nainganyo dito? Bibigyan mo ng link yung tao. Yung link na yon papasok sa ganito. Kapag nagustuhan niya ang business, ibig sabihin, ikaw ang sponsor niya. Klaro ba yon? Ibig sabihin, itong taong ito, kapag nakabenta siya, unang benta niya, iririgalo niya rin sa'yo. Tama ba? Kasi nagregalo ka eh. So you deserve a gift din doon sa mga taong ini-invite mo. Tama po ba? Ano nang gagawin ha? Team, ito po ay copy-paste business lang. Huwag kang masyadong, sabi nga tawag namin dyan, bida-bida. Pwede ka naman sa umpisa mag-follow muna. Pero kapag natuto ka, you can make your own description or caption sa Facebook kasi nga marunong ka na. Pero as a beginner, huwag muna. Follow ka muna sa kung paano mo kailangan ilagay yon kasi subok na ang lahat ng ginagawa namin. Okay ba? So ngayon, kapag halimbawa nakapag-recruit ka, yung tao na ito magre-refer. At dahil nag-refer siya, nakabenta siya, unang benta, sa'yo siya mapupunta. May commission ka. Tama? Ito naman, posting. Kung halimbawa, nag-refer ka ng taong gustong bumili ng property, ibig sabihin, kapag nabenta ito, successful ito, kikita ka pa rin. Dalawa yan. Walang kawala. Kikita ka. Tama? Example, ito na siya, no? Nag-post ka. Nag-post ka sa Facebook. Ang gagawin mo muna, pasok ka sa GC. Sa GC, sasabihin ko sa'yo kung ano yung mga step-by-step na gagawin mo. Just follow. Walang bukas, walang mamaya kasi hindi ka makakapay. Pag sinabi ko, team, ready. Eto na, magsa-start na tayo. Magbibigay na ako ng step-by-step na instruction. You will follow. Huwag bukas, huwag matutulog, huwag sa susunod na araw kasi hindi po kayo makakasabay. Ang gagaling na po ng mga miyembro. Kahit isang linggo pa lang sila, ang gagaling na nila. Bakit? Kasi sumabay sila agad. Pag hindi ka nakasabay, mapag-iiwanan ka. Maiiwan po kayo, mahihirapan kang sumabay sa Agos. Napakabilis po ng mga tao. So, ang gagawin mo, kapag nagbigay na ako ng instruction, makinig ka kaagad at gawin mo agad. Pag sinabi ko, pasok na sa lahat ng mga page, pasok ka na agad. Hindi pwedeng maya. Kasi mahuhuli ka. Okay? So, papasok ka sa iba't ibang page. Sa mga page na yon, magpo-post ka ng recruitment. Kapag may nag-house sa'yo, meron ka rin ika-copy-paste, galing din sa akin, ika-copy-paste mo yung reply. Yung reply na yon, sigurado kung sasabihin niyang, sige, join ako. Malamang isa ka sa nakasunod. Send mo lang din yon sa taong iimbitahan mo. Sa taong naging interesado sa post mo. Example, eto na siya. Walo, yung napa-attend mo sa orientation. Ganitong orientation, walo. Out 8 na yan, yan, yung walo na yan. Lahat sila excited, gustong-gustong gawin ng business. At dahil excited sila, ang ginawa na mo is, nag-refer din sila. Nag-refer sila at ako po ang magpe-present o kaya consultant. Hindi ka pa magpe-present kasi hindi ka marunong. Ang magpe-present kami po. Nag-present kami ng project. Successful ang presentation. Bumili ang kliyente ng worth 2 million na property. Magkano commission mo? Sa 16 million. Kasi 8 na tao times 2 million is 16 million. Meron kang 2% dyan na commission. Magkano ang kikitain mo? Magkano nga? 320,000. Pwede na ba? Kilala mo ba ang referral nila?
Ano bang ginawa mo? Napagod kang mag-post? Saan galing ang pinost mo? Eh, di po ba't sa akin? Saan galing? Nag-isip ka ba kung anong ipopost mo? Hindi po ba sa akin galing? Hindi naman siya pinaghirapan mong isipin. Kinopy-paste mo lang eh. Pero nakapag-invite ka ng tao, kumita ka ng 320,000. Sino nag-present? Sino ang natuyuan ng laway dito? Hindi po ba't ako? Sino po ba ang namulit sa kliyente? Hindi po ba't ako? Sino po ang nag-process ng lahat ng dokumento? Hindi po ba't ako? Hindi naman po siguro mahirap gawin para kumita ka ng 320,000 by just posting, by just doing a copy-paste business. Kaya hindi mo pwede sabihin sa aking busy ka. Katamaran na po yan. Yan lang po ang katotohanan. Tama po ba? Ang tanong ko sa iyo, okay po ba yan sa iyo? Sabi ni Johnny, sino po ba magsasalita? Iba naman nakikita. Ako po ang nagsasalita, nakaitim na nakastripe. Ako po ang nagsasalita, Johnny. Naririnig po ba ako ng lahat? Okay lang po ba sa inyo ang ganyang klaseng kitaan? Okay lang po ba? Pakitype naman po ba? Po, pakitype. Naririnig po, sabi ni Jocelyn. Opo, opo. Ayan. Ipo-comment po kayo ha. Kapag bawang meron tayong pinag-uusapan para at least nakikita ko naman ang inyong nasasabi, ang inyong opinion. Okay? So ganyan po ang mangyayari ha. Kapag ka pala ikaw ay nagbigay ng regalo, isa lang, marami pala ang kapalit. Diba? So ang gagawin mo pala dito, kailangan may network ka. Hindi po ito networking ha. Pero network din po kasi ang bubuuhin mo dito. Okay? Protected po ba kami dyan at paano po namin malalaman? Mamaya ha, ilista po Miss Annie Villafuerte ang iyong tanong ha. Ilista mo po kasi mag-open tayo for question and answer para on the spot sasagutin ko ang tanong mo. Pakilista yan, gusto ko yung tanong mo na yan. Okay, pero mamaya ako sasagutin yan. Okay, so ngayon eto na tayo ha, next. Eto na, ang property referrer po ay mayroong 2% na commission. Okay? 2% po ang komisyon ng isang property referrer. So ngayon, kung ito po ay magpo-post, no? Magpo-post ka sa Facebook mo, no? Ng worth 1.5, ito yung mismong bahay na binibenta natin. Worth 1.5 million. Ibig sabihin, ikaw po ay kikita ng 30,000. Pinost mo lang. Ang photo galing po sa akin. Ang caption galing din po sa akin. Kung gusto mong i-enhance, pwede mo rin naman i-enhance kung marunong ka na. Tama? Pagdating na halimbawa may nag-house sa'yo, hihingi ka ng details. Send ko rin naman ng details eh. So ibig sabihin, pagdating sa messenger, isiset mo lang ang appointment sa kliyente, then pwede ko na siyang makausap. Pag na-close ang deal, mayroon kang 30,000 pesos. Maganda o magandang maganda? Next, nag-post ka, na-excite ka masyado. Next is, nag-post ka ng up and down na bahay worth 1.8 million pesos. Magkano'ng magiging commission mo dyan kapag na-close ang deal? 36,000 pesos. Ikaw ba ang nag-present? Ako po ang magpe-present. Kaya ang consultant. Hindi ka mahihirapan. Hindi mo kailangan masyadong pagkapag-aralan yan. Kasi meron namang consultant or manager na magpe-present para sa iyo. Kaya po, yung tanong na protected, kaya po hindi namin pinagpe-present ang mga referrer. Bakit? Kasi ayaw namin na mapahamak kayo. Ayaw namin na magkamali kayo ng sasabihin sa mga kliyenteng nagtatanong kasi baka balikan kayo. At least kami ang nag-present, kami po ang balikan. Tama po ba? Kasi po kami po ay well-trained. Kami po ay nag-aral para sa tamang impormasyon na ibibigay natin sa ating mga kliyente. Okay? So 1.2 million pesos, commission mo, magkano? 24,000 pesos. Pwede na po ba yon? Na-excite ka. Nag-present ulit tayo, no? Nag-post ka uli. Ito yung mga ready to move in na bahay. Magkano? 2 million pesos? Magkano commission mo dyan? 40,000 pesos. Ginawa mo siya isang beses sa isang linggo. Sa isang buwan, meron kang apat na benta. Magkano ngayon ang total sales mo? Magkano pwede mong maging total sales daw?
Magkano 2% niyan? 130,000. Maganda o magandang maganda? Okay po ba yan? Okay na po ba ang 130,000 pesos? Sa ginawa mo lang, mag-post ka na mag-post? Kinapi-paste mo pa? Okay na po ba yan? Tapos, syempre, meron tayong tinatawag na ladder of success. Kanina, 2% ka. Syempre, gusto mo tumaas ang iyong komisyon. Tama? Kung gusto mong tumaas ang iyong komisyon, ganito siya. Di ba? Property referrer ka. Okay? Ang property referrer ay entitled damang sa 2% komisyon. So, ibig sabihin, kung gusto mong maging property associate, kinakailangan mong may gawin. Kasi, ito lang naman ang komisyon yan. 3% plus mayroon kang 1% na override sa lahat ng mga tao mo. Diba? 2% ka, magiging 3%, tapos may 1% na override ka pa. Ano yun? Ito muna ang kailangan mong malaman. Miss Jen, paano bang maging property associate na yan? Ano ang gagawin namin? Ganito siya. Kinakailangan mo pong makatatlong benta. Total ng tatlong benta mo na yan ay 5 milyon. Halimbawa, nakabenta ka ng 3 milyon worth na property. Isa pa lang yan ha, 3 milyon na. Tapos nakabenta ka uli ng 2 milyon worth na property. Yun yung pangalawa mo. Diba nakatotal 5 milyon ka na? Hindi ka pa qualified para mag-training as property associate kasi ang property associate daw kailangan 3 book sales. Naka 5 million ka pero 2 book sales ka lang. Kailangan mo pang magbenta ng isa para maging 3 book sales. Again, 3 book sales, total ng 3 book sales na to ay 5 million. Clear po ba tayo? So ngayon, ganito siya. Halimbawa, property referrer ka. Okay? Tama? Ito yung mga una mong benenta. Tama ba? Ito yung kaninang diniscuss ko eh. Ito yung mga binenta mo nung property referrer ka pa lang. So, ibig sabihin, total of 4 book sales na pala yan. Tama? Tapos, magkano ang total niyan? Ang requirement ay 5 million lang, pero ang total niyan ay 6.5 million. Tama ba? So, meaning to say, ngayon pala na magjo-join kayo, you are running for promotion na pala agad. Diba, the moment na nag-join ka as property referrer, ikaw pala ay running for property associate position agad. Tama ba? So, ibig sabihin, kung ang 1.5 na bahay, itong pinakaunang bahay, ay hindi isasama sa benta mo kasi gagawin mo siyang regalo, gift mo siya. Ibig sabihin, 3 book sales pa rin siya. Tama? Tapos, kung tatanggalin mo yung 1.5 na yan, na unang bahay na yan, 6.5 plus 1.5, di ba 5 million pa rin? Qualified ka pa rin kasi may 3 book sales ka at may 5 million sales ka. Qualified ka pa rin na maging property associate. So, meaning to say, pwede na po akong mag-send ng tinatawag na SLM or Sellers Level Movement para ikaw ay i-promote na. Ipapadala ko po ito sa Pilipinas. Sa Pilipinas po, gagawin ni PhilInvest ay papalitan na ng IT. From 2%, gagawin ka ng 3%. Tapos, lalagyan ka na ng structure na lahat ng tao mo, mag-a-avail ka na, magiging entitled ka na sa 1% commission. Okay po ba yon? Total, 4% yan, di ba? So, ito na, ikaw yan. Meron kang direct commission, 3%, tama? So, dahil ikaw ay masipag, ang ginawa mo, the same product, binenta mo. Pwede namang iba. Pero considering, ito na yung nakakabisado mo, ito yung paborito mong ibenta. So, nakapagbenta ka ng the same product sa loob ng isang buwan. Magkano ngayon ang iyong magiging komisyon? Magkano kaya? Magkano kaya? Nabilang nyo na po ba? Na-compute nyo na po ba? Magkano ang total commission yan? 195,000 pesos. Yan ang 3% kasi kanina 2%. Ngayon ay 3% na ang direct sales mo. Mas maganda, di ba? Tama po ba? Mas maganda po ba? Or hindi? Kulang pa po ba yan? Kaya po kaya natin yan? May kausap po ba ako dito? Po bang pakichan? Yes, opo, opo, ma'am. Yan. So ganito siya ha. Kapag kayo po ay tinatanong, pwede po kayong mag-chat. I-chat nyo lang po, i-type nyo lang dito sa may message slot po ha. Kulang pa po, sabi ni Laika.
O sige, Miss Laika, dito tayo sa mas malaking kita. Grabe ka naman, Miss Laika. Lupit mo, ha? O, eto na, Miss Laika. Miss Laika, tanong ko sa'yo, kumikita ka ba ng 195,000 a month? Sa part-time lang, sa isang buwan, ha? Kumikita ka ba ng 195,000, Miss Laika? Ha, tumatawa si Miss Laika. Miss Laika, hindi po, pero kulang pa rin sa'yo. Alam mo kung bakit? Kasi may mataas kang pangarap. Eto, Miss Laika, papakita ko sa'yo, ha? Saan mo pa huhugutin ang ibang income mo? Try nating hugutin dito. Diba, direct sale lang ito. Siyempre, property associate ka, meron kang mga tao sa ilalim mo. Ito yung sinasabi kong override commission na 1%. Ito na siya. Hindi ba't unang ginawa mo, nag-invite ka ng apat? Ito yung binentahan natin ng mga bahay, lupa. Tama? Ito yun. Yung apat na ito, tuturuan din nating mag-business. Diba? So yung apat na ito, ang gagawin yan, mag-invite. Kasi papasok sila sa GC natin eh. Mag-i-invite sila, dadami yan. Eh, ikaw ang nag-invite, so ikaw ang sponsor. At dahil dumami naging 10, bebentahan natin ang lahat ng mga ng mga nag-inquire sa kanila. Tama ba? Nagpo-post din sila katulad mo, baka nga mas masipag pa yan sa'yo eh. So dahil nag-post sila, effective yan. Marami tayong kakausapin mamaya na marami ng sales kasama sa team natin ngayon. 2 million ang 10 tao nakapagbenta. Magkano benta? Magkano ang total sales? Magkano nga ba? Ang magiging total sales nila? 20 million, tama? At dahil ang team mo ay nakapagbenta ng 20 million, magkano ngayon ang 1% ng 20 million? Magkano kaya? 200,000. Pwede na po ba 'yon? 200,000 benta ng mga tao mo? Meron kang 1% sa kanila? Kumukomisyon ka ng 1% kasi tao mo sila. Tama po ba? Ito yung mga na-invite ninyo eh. Nagigets po ba ako? Yes, ma'am. Oh, so dahil dyan, i-compute natin ha kung kaya na ba natin ito. Di ba may direct kang benta na 195,000 pesos kada buwan? Plus, mayroong benta ang team mo. Ang team mo ay nakapagbenta ng 200,000 for a total of 395,000 pesos ang total sales. Kung gagawin mo ito sa loob ng isang taon, paulit-ulit, ibig sabihin, kikita ka ng magkakano? Paulit-ulit mo siyang gagawin? 4.7 million? Don't tell me hindi mo kayang gawin yan. Kung maging tamad ka man, eh kung masipag ang mga tao mo, aba, kikita ka pa rin. Okay na po ba ang 4.7? Hindi ka ba makakabili ng bahay? Sa halagang yan? Sa tingin mo, Miss Laika, hindi ka pa makakabili ng bahay? Makakabili ka na. Tama ba? Sa tingin mo, kayang makuha yung retirement? Kayang-kaya na, di ba? Yun lang naman palang kailangan mong gawin. Kailangan mo palang mag-follow kasi ikaw ay magka-copy-paste lang naman. Ang binibenta mo dito ay hindi po pabango. Ang binibenta mo dito ay hindi po kaldero. Ang binibenta mo dito ay hindi basta-bastang produkto. Diba? Ang binibenta mo po ay property, real estate property na ipinapahiram sa atin ng biggest home developer sa Pilipinas, PhilInvest Land Incorporated. Sa mga nagdududa dyan, mag-usap-usap po tayo. Ito lang masasabi ko sa inyo ha. Sa mga taong nagdududa, hindi ko po sinasabing kayo ay mag-in. Mag-in lang po ang mga taong maniniwala. Kinakailangan mo po kasing maniwala para ikaw ay kumita. Kung ikaw po ay magdududa, hindi wala po akong magagawa. Siguro po ako hindi kikita ng milyon dito kung ako po may nilalabag na rules. Hindi po siguro ako kikita ng milyon dito kung ako po ay may inaapakan o inaagrabyadong tao. At mas lalo pong hindi ko po gagawin ang kumita ng milyones or mangapak or manloko ng tao. Ako po ay may second life na. Ako po ay survivor ng cancer. Hindi po ako manloloko ng tao. Kaya po ako nandito dahil gusto kong tumulong sa mga taong gusto ring maging successful sa buhay. Yan lamang po ang pangarap ko. Ngayon, kung ang protection po ang pinag-uusapan natin, pag-uusapan natin mamaya, ha? Hindi masamang magtanong, lahat ay pwede magtanong. Maganda rin na marinig ninyo kung paano natin po protektahan ang sarili natin. At yun ay malalaman ninyo mamaya.
4.7 million. Ito po, isi-share ko sa inyo. Ang ilan sa mga kakilala natin, mga kasamahan natin na kumita na. Last December po, ito, nagsiuwian po kami sa Pilipinas. Sa sobrang saya namin na kami po ay mga kumita. Yan. Okay na po ba? Ito po ha, si Miss Marisa Llaneta. Nagtatrabaho sa bahay. Ginagawa ang business na ito. Isa na rin po siyang property consultant. Kumita siya ng 500,000. Elizabeth Sarino. Isa po siyang nagtatrabaho as document controller. Ginagawa ang business na ito. Kumita na rin siya ng 500,000. Joel Fausturilla. Nag-iikot sa mga market. Pag nakakita ng Pilipino, i-discuss ang business. Ini-invite. Kumita na? Nakatulong pa. Christine Galeraga. Nasa HR. Nagtatrabaho as HR. Nag-i-interview. Kumita. Tama? Kumita rin siya. Bakit? Lahat ng mga nakikilala niya sa trabaho, iniimbitahan din niya sa Freedom Business. Why not? Hindi naman masama ang tumulong. Leilani Brillantes, single mom. Si Leilani Brillantes, kumikita ng malaki. Empleyado, pero ginawa ang business. Naging property consultant, kumita ng almost million. Tama? Josephine Ariosa, isa na rin pong property consultant, kumikita na rin ng malaki. 1.7 million. Maganda o magandang maganda? Ito po ang ilan sa mga tao na masasabi nating naging successful sa Freedom Business. Janet Resurrection, isa na rin pong manager. Nagsimula sa pagiging property referrer, ginawa at naniwala. Nag-follow sa kung sino ang kanyang mentor, sa sino ang kanyang leader. Kaya naging successful, naging manager. Michelle Villanueva, ganun din. Manager na ngayon, kaya naman very successful na. Tama, Jover Averia, nasa Spain yan ha. 2019, ginawa niya ang 2 million pesos. Kaya naman, bakit? Si Miss Jover Averia, walang ginawa yan kundi sumunod. Pag sinabing ganito gawin mo, ganito gagawin niya. Ganun lang. Kaya 2019, kumita ng 2 million. 2020, during pandemic, bumili ng 2 lote cash. Worth 1.2 million. Pandemic yan. Bakit? May pera siya eh. Yan po ang nagagawa kapag ikaw ang may kinikita. Heidi Reponte, ang asawa niya ay nurse. Kaya naman, silang dalawa nagtulungan, kumita ng malaki. Tama? 7 million. Masarap, di ba? Ito naman po si Jennifer Sunga. Yan po si Jen. Nasaan na ba? Yan! Hindi na po updated, ha? Yan po si Jennifer Sunga. Kilala niyo po ba yan? Kilala niyo po ba si Jennifer Sunga? Kilala niyo po ba si Jennifer? Yan. Talagang mag-on ang mic. Ayan. Yan. Yes, ma'am. Ikikwento ko lang sa inyo, no, ano nga ba yung naging buhay namin? Yes, yes, ma'am. Nga. Huwag nyo na lang pong tingnan, ha? Huwag nyo na lang tingnan yung income po. Ang tingnan nyo na lang, isipin nyo na lang, paano ko nga ba kinita yung pera na yun? Ano nga ba yung ginawa ko para makahanap ng ganong income? Ano nga bang ginawa ni Jen? Marami pong effort yan. Maraming stress yan. Maraming puyat at pagod yan. Ilang beses din po ako nagutom. Ilang beses din akong hindi nakapagpahinga. Ilang beses din akong napagalitan ng mga kliyente ko. Ang tanong ko sa inyo, handa po ba kayo doon? Ha? Kaya ito po yung sinasabi ko sa inyo. Hindi po kasi ako pinanganak na mayaman. Pero sa kagustuhan kong maging mayaman at maibigay ang lahat ng pangangailangan ng pamilya ko, tinanggap ko lahat yan. Kasi hindi naman talaga madaling maging mayaman. Kailangan kong dumanas ng mga yon para ako'y maging mayaman. Tama? Ito ang kwento niyan. Nung ako po, tandaan nyo ha, July 2015 po ako nagsimulang mag-Freedom Business. Nung ako po ay sumali sa Freedom Business, syempre hindi agad mayaman. Mahirap muna, syempre, no? Alam nyo po ba, 2013, nung nagbakasyon ako sa bahay namin sa Pilipinas, niyaya ko po ang aking tatay na, alam mo yun, na mag-fishball kasi may dumaang fishball na cart doon sa harapan ng bahay namin. Sabi ng tatay ko, sabi ko sa tatay ko, nanay ko, mga anak ko, labas, dali, labas kayo. Kain tayo ng fishball. Ang sarap kasi, di ba, pag nasa kawali pa yung mga fishball. Yan. So, niyaya ko sila. Kain tayo. Ang tatay ko sumali. Eh, ang tatay ko medyo ano yan eh. Parang
Navy, yung parang ang higpit-higpit, hindi yan nakikijoin sa mga ganyan, sumali siya. Alam niyo kung bakit? Meron pala siyang sermon na gagawin sa akin, kaya pala siya kumuha ng stick. Kasi tutusok na siya ng fishball. Ako din, naka-ready na yung stick ko eh. Pinauna ko lang siya. Sabi ng tatay ko, eto ha. Salamat naman! Makakatikim na rin ako ng sweldo ni Iper. Ako po yung Iper, nickname ko yung pinatawag sa akin ng tatay. Makakatikim na raw siya ng sweldo ko. Nakameme po ako. Natahimik ako dun sa sinabi niya. Napatakbo po ako ng toilet. Yung toilet namin dun sa bahay. Napatakbo ko, iyak ako ng iyak. Umiiyak ako, hindi ako dahil masama ang loob ko sa tatay ko. Umiiyak ako kasi ang tanda na niya, hindi ko pa rin napaparamdam sa kanya na ako naman ay hindi madamot. Wala lang talaga akong extra. Na ginagawa ko naman ang lahat, na nagpa-part-time naman ako, lahat ginagawa ko para kumita ng extra, kulang pa rin para sa pamilya ko. Paano ko siya mabibigyan ng kailangan niya? Alam niyo po ba ang biggest why ko? Ang biggest why ko po ay ang aking mga magulang. Sa totoo lang, hala niyo po ang anak ko, sigurado na po ang future ng mga anak ko. Pero yung para sa mga magulang ko kung bakit ako nagmamadali ngayon, kasi gusto ko maparamdam sa kanila na si Iper ay hindi madamot, na si Iper ay hindi tamad, na si Iper ay hindi makasarili. Yun po yung gusto kong malaman at maramdaman nila. Kaya po, nung umuwi po ako sa Pilipinas, noong recently lang, umuwi po ako sa Pilipinas, manager na ako. Manager na po ako. Umuwi po ako sa Pilipinas. Sabi ko kay Papang. Papang po tawag ko sa kanya. Sabi niya kasi noon, ipagawa daw yung aming bubong. Kasi daw yung bubong daw namin ay butas-butas na pag umuulan sa labas, umuulan din sa loob. Maraming kaserola, maraming mga tabo na nag-aabang sa buhos ng tubig. Ganun po yung bahay namin. So sabi niya, Iper, anak, sabi niya din dun sa ate ko, paggawa niyo naman tong bahay, dalawa na lang kasi kami ng ate ko na natitira, namatay na po yung dalawa. Ipagawa niyo naman tong bahay. Alam niyo po ba nung umuwi po ako sa Pilipinas, to lang bago, sabi ko sa kanya, Pang, hindi na po natin papalitan ang bubong ha, papalitan na po natin ang bahay. Kaya paggagawan po kita kasi isang buong bahay po namin at total of 100 square meter. Galing po siya sa NHA, dun po kami lumaki. So yung bahay na yon, sabi ko, Pang, okay lang ba na hindi na po yung bubong ang papalitan, papalitan na natin yung buong bahay. Okay lang po ba? Tatlong palapag ang itatayo natin dyan. Nagulat ang tatay ko. Hindi ko naman, sabi niya, hindi ko naman kailang, hindi Pang, gusto ko mag-exceed doon sa expectation mo eh. Di ba yun ang gusto mo? Kaya pinagawaan ko po yung tatay ko, Pang, yung kwarto mo dyan ay pansamantala lang kasi kailangan kitang alisin sa bahay na yan kasi ipapagawa natin yan. Ililipat kita dito, ginawan ko po siya ng concrete room, nilagyan ko siya ng aircon, nilpinatiles ko yung kwarto niya para magkaroon siya ng feeling na ang sarap pala ng ganitong buhay. Kaya sabi ng tatay ko dun sa one of the video na in-interview po siya ng management, sabi niya hindi lang si Jennifer, ang pamilya ni Jennifer ang tinulungan ng freedom business, kundi ang sambayan ng Pilipino. Kasi na-experience po ng tatay ko ang ginhawa ng buhay. At nakita din po niya ang mga taong natulungan natin sa paraan dito po sa freedom business. Yan po, ganyan po kaganda ang freedom business. Hindi po sa salita lang, kundi sa gawa. Diba? Ganun naman po eh, ang kailangan natin gawin. Magkatulungan tayo pero hindi ko po kayang payamanin nang ako lang po ang gagawa. Kailangan nyo pong kumilos. Okay? Hindi ko sinasabing yayaman kayo ng one click lang. Hindi po. Yayaman kayo kung kikilos kayo. Sasabayan ko lamang po kayo para kayo po ay maging successful. I-maximize nyo po ang aming kakayahan. I-maximize nyo po na kaya namin mag-present, na kaya namin bentahan ang bawat client ninyo. Yun po ang gawin ninyo. Kinakailangan nyo lang po mag-refer sa ngayon. Okay. So si Jennifer Sunga po ay nagawa ng maging proud ang parents. Sabi ng tatay ko noon, ibenta daw ang bahay kapag nagagalit siya. Ibenta natin ang bahay na to nang magkahiwa-hiwalay na tayo.
Meron naman po kaming maraming properties. Hindi lang po ako umaalis sa bahay kasi matanda na siya. Ang nanay ko po ay nakatira sa bahay ng ate ko. Siya lang po mag-isa sa bahay pag inalis ko ang mga anak ko. Kaya ang mga anak ko kasama siya at saka yung isang kasama namin sa bahay. Pero pwede ko na silang alisin eh. Pero dahil sa pagmamahal ko sa tatay ko, ayaw ko silang alisin doon at nagtitiis sila sa bahay na yon. Diba? Ganyan po tayo magmahal ng magulang. Napaka-precious niyan. Hindi natin sila pwedeng palitan. Tama ba? Kaya nung sinabi ng tatay ko noong huling uwi ko, sabi niya, nagalit uli siya eh. Sabi niya, ibenta na natin tong bahay na to nang maghahiwa-hiwalay na tayo. Sabi ko sa tatay ko, binibenta mo ang bahay na ito ng worth 600,000 pesos. Gusto mo ba bilhin ko na ngayon ng 1,000,000? Okay na ba sa'yo? Bibilhin ko na siya 1,000,000. Mas malaki sa amount na binibenta mo. Mabenta lang to. Kasi matagal mo ng pangarap yan eh. Alam mo, natahimik ang tatay ko. Sabi nga, ang pera, pwedeng bigyan ng hustisya ang pangarap mo eh. Pwede niyang mag-dictate. Diba? Pwede niyang diktahan ang isip ng tatay ko. Kaya ang tatay ko, hindi niya nagbibiro sa akin. Hindi niya na sinasabi yun ulit. Kasi bibilhin ko po ang bahay namin. Hindi dahil binabastos ko yung tatay ko. Gusto ko kasi na maintindihan niya na sa ngayon ang kailangan natin magmahalan lang. Tama na yung banta. Diba? Kasi kung tutuusin, dapat niyang ipagpasalamat na despite of everything na nangyari, nandito kami na anak niya para mahalin siya at alagaan siya. Tama ba? Masarap palang maging isang mayaman. Lalo't ang gusto mo ay mapabuti lang ang pagkakas mo at mapabuti ang mga taong nangangailangan ng tulong mo. Diba? So, yan po ha. Ito na nga, no. Siyempre, baka iniisip niyo hindi lang si Jennifer kasi, no. Ito pa, no. Si Mr. Peter Ramores. Si Mr. Peter Ramores po, dahil sa success story niya, siya po ay na-feature na sa Manila Times. Sa Manila Times, no, sumikat po si Peter Ramores, isa na po siyang continental head, no, vice president na. Ngayon, si Mr. Peter Ramores ay nag-earn na po ng 57 million pesos at meron na po siyang 17 property investment. Kung gusto niyong malaman, pumunta po kayo sa browser. Lahat naman tayo may computer or kaya may laptop. I-type nyo lang po Peter Ramores at nang mas makilala nyo pa siya nang mas malalim pa. Ito naman, GMA News Online. Gusto kong makilala ninyo itong taong ito. Grabe, sobrang idol ko to, no? Gusto kong makilala nyo siya. Sino ba itong si Ringo Anakan? Ipapakilala ko sa inyo si Mr. Ringo Anakan mula sa video na ito. Okay? Ito na po siya. Ringo Anakan? Yan, napakalaking tao na may malaking puso na tumulong sa lahat ng mga nangangailangan. Siya po ay napakarami ng, may around 39 students po siya, ha? Pinag-aaral niya. Siyempre, ganyan po kabait ang taong yan. Sabi nga eh, kapag ikaw naman ay pinagpapala at isinishare mo ang iyong blessing, edi maganda, di ba? Lalo ka pang ibibless. Kaya pala lalong binibless itong taong ito. Earning a total of 70 million pesos with 22 property investment. Sa mga nagdududa, pwede nyo pong i-type ulit sa Google, sa GMA News Online po yan. I-type nyo lang po ang pangalan, Ringo Anakan, at nang makilala nyo pa siya nang mas malalim pa. Para makita ninyo ang lahat ng kanyang mga naipundar dahil ulit po sa freedom business na ito. Yan. So ito lang, gusto ko lang din i-share sa inyo, no. Kami po nung last February 8 hanggang 13, kami po ay umuwi ng Pilipinas. So itong nakikita nyo mga taong ito ay nagmula pa sa iba't ibang parte ng mundo, no, iba't ibang bansa. Kami po ay pinauwi ng Freedom Business. Binilhan po kami ng round trip ticket to Manila. Yan. So kami po ay umuwi sa Pilipinas. At pagdating namin sa Pilipinas, binilhan ulit kami ng ticket, no? Going to Palawan naman. So, tatlong Cebu Pacific flight po ang aming pinuno, no? Lahat po ay, sabi nga, all expense paid by Freedom Business. Grabe po, no? Nag-hotel, kumain. Ilang araw po kami doon, from February 8 hanggang 13, nandoon po kami sa May Palawan. Ayan. Pagdating namin doon, kami po ay namigay ng mga regalo muna sa isang eskwelahan doon na medyo mahirap, no? No, namigay kami ng mga school supplies. And tapos, kami po ay nagpunta sa El Nido, nag-enjoy. Yan, ang French Revolution ay nagpunta doon.
Yan, galing po yan sa iba't ibang parte ng mundo. May UK, iba't ibang kontinente. Meron po dyang Europe, merong Asia, may Middle East, may Amerika. Sama-sama po kami. Kung gusto mo mapasama dyan, why not? Diba? So ngayon, yan po, kasama namin ang ating French mentor, yung naka-topless na lalaki sumasayaw, si Sir Terence po yan. Ayan. Diba? Siyempre, kung kilala nyo po si Francis J. Kong, siya po yung highest paid motivational speaker na sobrang kapag kayo po ay umaten sa kanyang talk, ay talaga namang ang daming yung babauning aral. Si Francis J. Kong po, ay kami ay po naka-attend ng free sa kanya dahil po rin sa Freedom Business. Again, all expense paid by Freedom Business. Kaya naman napakaswerte ng lahat ang mga nakauwi sa Pilipinas dahil nagkaroon kami ng pagkakataon na maka-attend po. Yan. Tapos ito naman po, dahil nga syempre we're earning million to help million. Kami din po ay tumulong sa lahat ng mga nangangailangan dito sa Qatar dahil nandito kami, no? Dito po yung office natin. So nagbigay po kami ng mga tulong sa mga nangangailangan nung April po. Yan. So syempre hindi lang po ang Freedom Business, gayon din po ako, binigyan din ako ng pagkakataon noon na ma-bless ni Lord. Kaya din tayo ay namigay ng tulong sa lahat ng mga nangangailangan during pandemic. Ayan. So dahil diyan, nabigyan tayo ng pagkakataon na tumulong sa mga nangangailangan, eh syempre lalo tayong binibless ni Lord, no? Ayan. So wag niyo na lang tingnan kung ano yung mga ibinigay natin, ang tingnan na lang po at risk po tayo, 'di ba? April kasagsagan ng pandemic niya ng COVID. Hindi ko sabi nga eh, napaka-vulnerable ko po sa sakit. Pero hindi ko po alintanay 'yan. Ang importante sa atin ang matulungan natin ang lahat ng mga nangangailangan. So, sabi nga it's up to you, ikaw pa rin ang magdadala kung gusto mo na makasama sa ating Freedom Business na ito. So, the table is now open for question and answer. Sino po ang gustong magtanong? Pwede na po kayong magtanong. Pwede ko bang sagutin ang unang tanong kanina? Ang unang tanong kanina, naalala ko siya. Protected po ba kami dyan? Paano po masasabing protektado kami dyan? Okay. Una po, lahat po ng papasok sa ating GC, lahat ng gustong gawin ng Freedom Business na ito, kinakailangan mong mag-apply ng tinatawag na official receipt. Official receipt, ibig sabihin you are legit. Legitimate po kayong mayroong business. Hindi po kayo makakakuha ng komisyon nang ikaw ay hindi magpo-provide ng OR. Saan manggagaling at paano ko makukuha itong OR na ito? Sa ngayon, kami pong mga manager muna ang nagpa-process ng OR. Para sa aming OR ha, para sa aming sariling OR. Once na natapos na namin, kayo na po ang susunod. Sa ngayon po, narinig na namin, nalaman na po namin kung paano yung proseso. It's around 1,800 pesos po ang gagastusin mo para ikaw ay makapagpa-OR. Hindi po namin kukunin ng pera, kayo po ang magpo-proseso niyan. Binibigyan ko lang po kayo ng idea kung nasa magkano po nagre-range kung ikaw po ang magpa-process. Okay, bakit minsan kailangan ng OR? Kung ikaw ay may business, hindi po ba dapat mong dapat kang mag-produce ng official receipt? Tama po ba? Sabihin, tayo po ay nagbabayad ng ating tax. Sino po dito ang may business na may OR na hindi naman pala legit ang iyong business? Siguro naman doon pa lang alam mo na sa sarili mong protektado ka. Pangalawa po ha. Philinvest Land Incorporated po ang ating company. Kung medyo natatakot ka, pwede kang tumawag. Ibibigay ko sa iyo ang website, toll-free number, tumawag ka, i-check mo, meron ba talaga kayong ganitong klaseng freedom business? Pwede niyong malaman para ikaw ay makasigurado. Okay, pwede mo rin itanong, kilala niyo po ba si Jennifer Sunga? Sino po ba siya? Para at least mas sigurado ka, kikita ka na lang din naman. Natutuwa lang ako, no, minsan mga kliyente natin kausap, dami na nating closing. Itong month lang na ito, ang closing natin, nasa 38 million pesos na po. 45 na ba? Oh, sorry, 45 million pesos na, hindi na ako updated. 45 million pesos na po just this month. Saan galing ang mga benta? Alam niyo po ba, galing ang mga sales natin sa mga domestic helper? Kaya proud na proud ako sa lahat ng mga domestic helper ha. I'm so proud of you guys. Grabe. Hinaharap ninyo ang challenge na ito. Diba? Kayo ang unang-unang naniwala na kayang mabago ang buhay ninyo. Kaya lahat ng mga paghihirap, lahat ng mga pagsisikap ninyo, sumubok kayo ng walang pag-aalinlangan. Kaya sigurado ang success ninyo.
Okay? Mga domestic helper, mga nagtatrabaho as mga engineers, mga architect, mga accountants, sama-sama po yan, mga nurses, sila po ang mga nakapag-sell ng 45 million just this month. Hindi ko po yun direct sale, benta po yun ang lahat ng mga bago sa grupo na ito. Anong ginawa nila? Sumunod. Nag-follow sa kung ano ang instruction. Pag sinabing post, huwag ka nang mamaya. Post ka na kaagad kasi mabilis po ang mga kasamahan natin. Hindi po sila mamaya na yung manyana happen. Hindi po suso yan sa kanila. Ipo-post agad nila yan. Pag sinabing pasok dito, pasok agad yung mga yan. Nako, hindi yan mamaya na. Gagawin agad nila. Alam mo kung bakit? Pag ikaw, hindi mo inon ang iyong GC, minute mo siya, maniwala ka, 300 messages agad ang kailangan mong i-read. Makakasabay ka? Makakasabay ka sa 300 messages? Yung mga tao, nag-post na, ikaw hindi ka pa nagpo-post kasi hindi ka nagbasa. Diba? So yun pala ang diskarte sa business na ito. Kailangan mo lang i-check. Ano yung message? Sabing post, post agad. Pag sinabing join, join agad. Pag sinabing orientation, pasok agad. Pag nag-send ng link, pasok agad. Bakit? Nandun kasi ang income. Nandun ang business. Diba? Ilan na sa mga kasamahan natin dito ang kumita? Meron tayong nag-join. Wala pa siyang 3 weeks. Income, 86,000 pesos agad. Bakit? Nag-follow. Post agad siya. Pag sinabing post, closing agad niya, dalawang unit. Kumita ka agad siya ng malaki. 2% ba naman ang total contract price? Diba? Magaling. Maganda. Tama po ba? So ngayon ang tanong, okay po ba sa inyo ang, halimbawa po, nakapagbenta ako at kikitain ko, pwede po bang ipasok ang kinuha kong bahay? Ulitin nga, halimbawa po, nakapagbenta ako, yung kikita, hindi po pwede. Hindi po pwedeng yung income mo ay ipapasok natin kay bahay na kinuha mo. Kung gusto mo, kumuha ka ng bahay at bayaran mo, i-withdraw mo from your ATM. Kasi may ATM naman eh, pakikuha nga ng ATM at nang makita nilang ATM natin. Mag-a-apply po tayo once may sarili ka ng benta. Mag-a-apply po tayo nito ha. Yan, tag-isa po kami ng asawa ko. Dati ang asawa ko kasi ayaw din mag-freedom business. Tapos na in love sa freedom business. Bakit? Aba naman, meron kami ngayong isang engineer at saka meron kaming doktor na pinag-aaral. At lahat po ay pinag-aaral ng freedom business. Bakit nga naman hindi niya gagawin? Tama? Ang hirap kayo magpa-aral ng doktor. Tama ba? But because of freedom business, galing dito sa mga ATM na ito, kaya po kami may estudyante. Diba? So ngayon, ang income po ay separate po sa pag-i-invest ha. Kasi baka magkalituhan tayo niyan. So ang income, kung gusto mo, i-withdraw mo, then pasok sa investment. Pwede po yan, Miss Apple. Ano po ang first move na gagawin para makapagsimula? Ay, nako, ang ganda ng tanong niya. Ang gagawin mo lang ay, pag in-off ko na po ang ating session, in-off na ito, meeting room na ito, bibigyan ko po kayo ng isang oras. Actually, hindi na isang oras ngayon, ha? 30 minutes na lang to join. Bibigyan ko kayo ng 30 minutes to join. Lahat ng mga taong magjo-join, ipapasok na kayo kaagad sa GC. I-welcome ko. Last month, last week po, last Friday, halos sumabog na po ang aming GC. Hindi ko na malaya na 250 na tao lang pala ang pwedeng pumasok. So, ibig sabihin, gumawa po ako ng panibagong GC. Doon ko po ipinasok yung batch last week. So, kayong batch ngayon ay papasok kayo sa GC na yon na ginawa ko last week lang. Ibig sabihin, meron tayong 250 na tao na hinahandle sa isang GC and another GC na around, I think, 60-something na ang tao. Doon ko po kayo ipapasok. Kasi beginner kayo. Kailangan ninyong malaman kung ano ang gagawin ninyo muna. Para kayong baby, kailangan mo nang alam mo 'yon? Kailangan mo nang alagaan ng todo. Okay? So papasok kayo sa GC, after niyo pumasok sa GC, then doon kayo magsisimulang mapaliwanagan, maiintindihan niyo yung sequence. Okay? Doon ko ipapaliwanag 'yan. Hi, RFO po ba yung binibentang units kaya mabilis po ang commission? RFO and pre-selling meron tayo. Marami tayong RFO, marami rin tayong pre-selling. Okay? Explain ko ba sa'yo yan? Malalaman mo lahat yan pag nakapasok na kayo sa GC. Okay? And
para malaman yung produkto, sa Sunday po, magkakandak ako ng training. Friday ngayon, di ba? Sa Sunday, may training tayo. Yung training na yon, doon yung malalaman kung ano-ano yung mga produktong binibenta natin. Okay? Pahinga lang tayo ng isang araw kasi magpo-post muna kayo eh. So, kapag may nag-inquire, alam nyo na rin ang isang kasi ibigay ko na rin po yung sagot. Okay? Tarara! Okay po ba? Sino pa po ang magtatanong? Para mabilis ang komisyon. Clear na ako. Oh, komisyon, paano nakukuha? Ganito. Halimbawa, may bumili ng bahay. Ang bibili ng bahay, unang gagawin, magre-reserve yan. Okay. Kapag nag-reserve ng unit yan, halimbawa, 5,000 pesos reservation, mangungolekta po ako ng mga requirements. Pag nakolekta ko mga requirements, ipapabook ko siya kay Feeling Best. Kapag nabook na siya kay Feeling Best, may mga kliyente ng spot down payment. Spot. Ibig sabihin yung buong 12 months, babayaran niya na. Pag binayaran niya yung spot down payment, automatic full commission, makukuha mo na. Patulad ka nung isang araw. Congratulations, Miss Maria. Miss Maria, pwede ka bang mag-share? Ano ang kwento mo? Sige, ito, alam to ng team natin. Pero i-share mo para sa mga bago, para marinig nila. Pwede ba? Pauna ko ng microphone mo. Anong nangyari sa kwento ng benta mo? Yun po, bali yung sa client ko po kinausap. Hello? O ma'am, doon sa posting mo, paano mo siya nakilala, anong ginawa mo, tapos paano naging... Pinost pa lang po siya sa mga, ano, sa page po na sinabi niya sa akin. Kasi milig ako nag-search ako sa mga OFW na page. Kasi, talagang hindi ko lang maklear kung saan siya sa page na nakita yung sa post ko. Tapos nagtanong siya. Ngayon, after that, di in-explain ko na kung ano yung sa babayaran, yung RFO or yung PCL. Nagustuhan niya yung RFO. Pagkatapos yung nakausap ninyo, sinabi niya na yun nga daw yung sa benefits ng ano ng yung sa cash na magkakaroon ng discount. Kaya nagustuhan niya yun. Kaya nag-spot ka talaga sa spot ka. Kasi gusto niya maka-menos eh. Gusto niya maka-tag doon. Maka-minus ba yung, ayan, maka-discount. So, anong ginawa niya? After ng reserve, ano, yung nakapag-reserve na siya, bali, mga after ilang days ba yun, nag-ano sa akin eh, na siya, gusto niya ng spot cash. Hindi na siya mag-installment. Gusto niya yung pag-installment. Ano pa? Ano ang full amount ng kliyente? Ano, parang 900 ba? 900,000? 900,000. Nasaan ang kliyente mo? Nasa ano, Abu Dhabi. Nasa Abu Dhabi siya. Malaysia. Nasaan? Kilala mo siya? Hindi. Hindi ko siya kilala. Thank you so much, Miss Maria. Maraming salamat sa iyong sinet. Okay. Ngayon, nakita niyo yung ginawa ni Miss Maria. Nag-post. Hindi niya kilala, taga Abu Dhabi ang nakakita ng post niya. Pinaliwanagan ng konti. Tapos, ang ginawa, nirefer sa akin, pinresentan ko kliyente niya, pinaliwanagan ko kasi yung kliyente niya ay may pera. So, inexplain ko ganito ang cash. So, ibig sabihin, tumataginting, may cash na commission agad si Miss Maria. Magkano binayaran ng kliyente? 1 million supposed to be on, 1,054,000. Pero dahil nag-cash payment siya, nakakataon siya. Kaya nabayad lang siya ng 900 plus. Magandang maganda. May pinaghirapan ba masyado si Miss Maria? Wala. Pinost niya in just 1 week, ang laki ng income niya. Posible, di ba? Ganun pa po pala yun. Ang gagawin mo lang, magpo-post ka. Tapos kapag nag-post ka, magkakaroon ka na ng sale. Di ba? To, si Miss Marilyn Borlado. Miss Marilyn Borlado, okay lang ba? Pwede ka bang mag-share? Huwag ka na mahiya, Miss Marilyn. Nagtatakot. Miss Marilyn, share ka, Miss Marilyn, kahit voice mo lang, Miss Marilyn. Hello, Ma'am Glenn. Taglit lang po, kakain kasi. Ano pa, kakain ka? Sorry, sige, wag na lang. Okay lang. Okay. Explain ko lang, si Miss Marilyn, magkano ng total ni Miss Marilyn ngayon? Pacheck ako. Alam niyo ba si Miss Marilyn ay nagtatrabaho sa bahay? Si Miss Marilyn po ay nagpapakain ng kanyang alaga ngayon. Ayan, oh. Nagpapakain siya. Pinapakain niya. Anong ginagawa niya? Post ng post ng post ng post. Walang katigilang. Post ng post ng post ng post.
Kaya, ang inquiries, pumapalo ng 500. Maabot na yata na 1,000 ang inquiries niyan eh. Humanda po kayo sa inquiry ha, marami pong mag-i-inquire kasi. So, dahil sa inquiries niya, ang dami niyang closing. And she is now a candidate for property associate na. Ganyan kaganda ang business. Kailan, Miss Marilyn, sabihin mo lang, kailan ka nag-join? Last August, ma'am, 21. Isang buwan pa lang. 4.1 okay. million, 4.5 million maybe? Yung ano sale ko. Mo? Anong ginawa mo lang? Post lang mag... post ng post. Post lang po. Opo. Tapos? Kapag may client yung interested, anong ginagawa mo? Appointment. Kanino? Ini-endorse ko po sa inyo, ma'am. Ganun lang. Nasaan ka, Miss Marilyn? Anong country ka? UAE. Dubai. UAE. Dubai? Oo. Nasa Dubai. Nasa Qatar ako. Nasa ang lupa. Tapos taga-UK yung client ko. Taga-UK. Taga-UK ang client niya. O, di ba? Bongga. Taga-UK. Hindi mo kilala o kilala mo? Hindi po. Sa ano lang, sa Facebook page. Wow. Grabe. Congratulations, Miss Marilyn. Teka lang ha. Sige. Ito na lang. Gusto ko taga-Pilipinas. Para yung mga taga-Pilipinas, maniwalang pwede kayong mag-income dito. Pwede ba, Miss Mace? Marinig ko ang iyong kwento, Miss Mace. Miss Mace, kasi nag-join nito eh. Miss Mace, pwedeng pa-open ako ng microphone mo. Taga saan ka, Miss Mace, ngayon? Hello po, ma'am. Cavite po. Cavite. Nasa Cavite ka ngayon, tama? Hello po, ma'am. Miss Mace, kailan ka nag-join at kailan ka unang nagkabenta? Ano, ma'am, pag nung 1 week ako, nag-join ako ng, nakapag-orient ako ng Friday, mga Wednesday, nakapag-benta, nakapag-close deal po ako. Anong ginawa mo, Miss Mace? Post lang po, madaling araw na timing lang. Nakapag-post din po, ma'am. Tapos, in-endorse ko po sa inyo, kinausap nyo, nabukasan, nagbigay na ng RF. Agad-agad. Very interested bang client o hindi? Very interested, ma'am. Kahit madaling araw, ginising ako, tinawagan ako anong kailangan niyang gawin, saan siya magbabayad, anong oras pwede. Tsaka, nag-request siya ng 3P sa akin, sinamahan ko din kasi gustong-gusto niyang makita yung bahay. Pinuntahan ko, kasama ko sa 3P. Yes. Kasama mo, di ba, nag-tripping? Ngayon ang tanong ko, nasaan siya? Sa USA po ngayon. Kilala mo ba siya? Hindi. Di ma'am, through Facebook lang. Pag-post ko lang sa page. Yan. Maraming salamat, Miss Mace. So, ito po ang ilan. Ito po ang ilan sa mga sinasabi ko sa inyong hindi lamang kukwento. Totoo pong nangyayari na kami po ay nagkakaroon ng malaking sales at congratulations dahil napasama kayo sa isang napakagaling na team sa buong international. Proud po akong sabihin na ang buong team dyan po ay talaga namang, sabi nga, umaariba. Talagang tumatakbo, nagsusorhay dahil very competitive ang inyong manager. Very supportive po ang lahat ng mga leaders. Kaya congratulations sa inyong lahat. Magkita-kita po tayo mamaya. Pag pinatay ko na po ang session na ito, I hope na kayo po ay makita ko sa ating group chat. In 30 minutes lang po kayo pwedeng pumasok. After that, hindi na po ako mag-a-accept. Okay? So mamaya po, may Freedom Fighter tayo. Ang lahat po ng papasok sa GC ay a-attend po ng Freedom Fighter mamaya. Kahit wala po kayong materials na gagamitin, kung meron po, ang lahat po ng a-attend ng Freedom Fighter, kung meron po kayong isang box ng thumbtacks, kung meron po kayong black and white na yarn, yung pantahin ng notebook, o kaya any tali na black and white, mag-join po kayo tapos mag-black shirt po kayo. Join po kayo mamaya sa Freedom Fighter. Training po kaagad ng ating Fridge Mentor si Sir Terence Lim. No, napakaganda po nito. Sa lahat po ng hindi ready, okay lang. Basta maka-attend po kayo para malaman ninyo kung ano ang meron doon sa Freedom Fighter training mamaya. Mamaya na po yan, 9 o'clock ng gabi sa Pilipinas. Okay? So ang gagawin ko, papapasok muna kayo sa GC, i-welcome po kayo sa GC at bibigyan ko kayo ng gagawin ninyo. Then pasok tayo sa Freedom Fighter. Kita-kits po tayo.
maglabas muna kayo ng mga mukha ninyo. Tayo magpapapicture ngayon. Kasi ang una nyong gagawin, magpo-post po kayo sa inyong Facebook. Okay? Na pala sa Facebook, parang awan nyo na. Palitan nyo po pangalan nyo. Ganyan yung gawin ninyong real name. Real name po, no? Baka naman kasi makausap akong kliyente. Sabi ng kliyente, may nakausap akong ano nyo eh, ahente nyo eh, ano eh. Ang pangalan niya, mahal kita niya eh. Hindi ko alam mahal kita eh. So, paano kita hahanapin? Hindi mo nilagay ang real name ko. Kaya kailangan mo kita ng real name ang iyong Facebook. Bawal po ang tinatapos. Kasi ang buyer, kailangan i-check niya ng ating mga account at nang malaman nila na ang katapos hindi nanloloko, hindi scammer. Kaya kinakailangan na mag-create tayo ng credibility sa wall pa lang natin. Ang Facebook wall, kailangan walang hugot. Hindi pwedeng may mga picture na nakikipag-inuman ka, na nakikipag kung ano, anong ginagawa mo, bawal po yun. Hindi ko kayo i-allow na gawin ang business ha, kasi daladala nyo po ang pangalan ni PhilInvest Land Incorporated. Napakalaking developer po ang dala natin. So, ang Facebook wall natin ang una nating lilinisin. Okay? Then, pasok tayo sa mga page. Then, palitan ang pangalan ng tama. Kung binaligtad ang pangalan, please lang, hindi ko kayo mabasa. Baka nagpapa-appointment kayo sa akin, hindi ko kayo alam kung anong pangalan ninyo. Kaya lagyan nyo ng tamang pangalan ng inyong mga page. Dati, bago ka mag-advertise ng iyong business, kailangan mong mag-announce sa commercial o kaya sa radio station o kaya sa newspaper para ikaw ay kumita. Tama, magbabayad ka ng malaki. Ngayon, may Facebook na po. Facebook, lahat tayo meron. Bakit hindi mo gamitin ang Facebook mo kaysang kaka-selfie mo? Kaka-selfie mo, like lang ang napapala mo dyan. Like, masaya ka na sa like. Hindi ba pwedeng gamitin mo ang Facebook mo para kumita ka? Hindi ba pwedeng gamitin mo ang Facebook mo para maging milyonaryo ka hanggat si Mark Zuckerberg ay hindi pa naniningil, no, ng bayad sa pag-a-announce mo or sa pag-a-advertise mo ng iyong business, aba, mag-post-post din pag may time. Diba? At yan ay sisimulan na natin mamaya agad. Okay? So, maglabas na po kayo ng mga mukha ninyo. Bibilang ako ng 1 to 10. Pag walang mga mukha ninyo, huwag nyo akong sisisihin kasi magpo-post kayo sa Facebook nyo na umattend kayo ng orientation na ito. Para hindi naman kayo pagdudahan ng inyong mga kliyente. Okay? Isa, dalawa, smile kayo. Give the best smile, ha? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Smile. Okay. Congratulations, everyone. See you sa ating GC. 30 minutes lang. Bye-bye! Message nyo na po ang inyong mga nag-invite sa inyo. Sabihin nyo sa kanila, pakipasok ka sa GC para may i-add ka ngayon na. See you there! Bye!